gagawin kong pain si Alona para ibigay ni Arwana sa akin ang Serenadia. Nakalilimutan mo na ata, naasa lupa si Alona. Paano mo siya mahuhuli? Eh, wala kang paa. Pero may pakakawalan ako na may mga paa. Kinakabahan ako, Betelia. Maraming alam si Barracuda. Marami siyang kilalang masasamang nilalang na aking ipinakulong noon. I want you to spy on Kevin. Gusto ko alamin mo kung saan siya magpupunta, kung kanino siya nakikipagkita. How can you do this to us? Niloloko mo lang ako! Hinding-hindi ko matatanggap tong babae to! Ang sabi mo sa amin, wala na kayo ni Kevin. Gusto ko lang ipaalala sa iyo na pinanghahawakan namin ang salita. Kung ayaw mong masira ang pamilya ko, layuan mo ang anak ko. Naiintindihan mo? Hi, Tita. Tamang-tama ang dating mo. Macy, I want to know. Ano bang plano mo? When are you going to make your move on Kevin? Kailangan magkabalikan na kayo. Tita, I changed my strategy. Dati kasi lagi akong humahabol kay Kevin. Baka mas mag-work kung bigyan ko muna siya ng space. Macy, hindi mo makukuha si Kevin ng ganyan. You have to prove to him that you were the best girlfriend he had. And that you're better than Pearl. Oh. Ano ba itong importanteng pag-uusapan natin tungkol kay Perlas, ha? Dapat, inuunahan natin kung ano man ang mga plano ni Perlas. Ma, ano, ang ibig sabihin ni Chang, ngayon pa lang kapag nagsasabi si Perlas na magtatrabaho siya, dapat alam na natin yung isasagot natin. Kapag mag-a-apply siya, lagi siyang aalis. Oh, di ba? Tapos? Alam ko na. Kasi magkikita sila ni Kevin. Akala ko naman, break na sila ni Kevin. Di ba yung sabi niya? Okay. Ganito na lang iplano natin. Huwag na lang siyang magtrabaho sa labas. Hindi ba tinutulungan niya ako sa manggahan? Doon na lang siya magtrabaho. Malaki pakinabang ko sa kanya, ha? Siya ang mga mata ko doon. At ang galing niyang makisama sa mga trabahador. Tama, doon na lang siya. Pero ma, doon na lang sa manggahan si Perlas? Oo! Mababantayan ko pa siya. Alam mo, sa akin, okay lang yun. Pero malulungkot si Pearl. Unang-una, bata pa siya. Manggahan na kaagad ang mundo niya. Hindi lang tarid din tayo ng santol at kainito para hindi lang manggahan ang mundo niya. Diyan na nga kayo. Kevin, I hope hindi mo ako ipapakaladkad sa mga guard. I'm just here as a friend. Narinig ko yung nangyari sa inyo ni Pearl. Alam mo, dapat maging masaya ako sa nangyari, pero hindi eh. Dahil alam ko na you're hurting. Gusto mo bang pag-usapan? This is really difficult for me. I prefer to be alone. Okay. I understand. Basta pag kailangan mo ng kausap, nandito lang ako. June, hindi pa natin nahahanap si Perlas. Ano
pa kayang ibang paraan para mahanap siya. Subukan kaya natin ang TV? TV? Meron kaming TV noon. Bakit hindi ka dun manawagan? Malay mo, mapanood ka dun ni Perlas. Tapos mapanood ka rin ng mami mo. At ng mga lola mo. Jun, maraming salamat. Eh, Jun, paano naman ako mananawagan sa TV? Pearl, pwede ba magkita tayo? Kahit sandali lang. Hindi ako sanay na hindi ka kasama eh. Please. Kevin, hindi pwede. Tumawag sa akin si Ma'am Susana. Alam ko ang nangyari sa'yo ni Ma'am Victorina. At alam din ng mami mo na hindi tayo naghihiwalay. Pearl, hindi tayo magbe-break. Kahit ilang beses pang gawin ni Lola yon, hindi tayo maghihiwalay. I won't give you up. Kevin, ayoko mawalan ka ng pamilya ng dahil sa akin. At hindi ako papayag na mawala ka ng dahil sa pamilya ko. So, Pearl. Please. Kahit sandaling-sandali lang. I need to see you. Sige. Sundan natin siya para malaman natin kung nagkikita pa sila ni Kevin. Huwag naman tayo mabigla kung talagang ang katagpo niya ay si Kevin. Sandali, kunin ko yung gamit ko. Ito, tita. Sinusundan ko po siya now. Please nga ako magpatakbo. Siguro sabik na sabik sa pupuntahan. Update me kung saan ka pupunta. Susunod kami ni Mama. Okay po. Alona. May maganda akong balita. Nakausap ko yung may-ari nitong tinutuluyan natin. Tutulungan daw nila tayo na maghanap ng programa sa TV. Kung saan ka pwedeng manawagan. Talaga? Maraming salamat, Jun. Maraming salamat, Jun. Mahal kita. Thank you.
Mahal mo ako. Oo, June. Mahal kita. Kayo ni Dinang. Mahal ko kayo. Kayo lang ang mga kaibigan ko dito sa lupa. Kaya maraming maraming salamat sa inyo. Bakit, June? May nasabi ba akong mali? Wala naman, Alona. Kahit na makita ko yung pamilya ko, hindi ko kayo iiwanan ni Didang. Palagi ko kayong isasama. Siyempre naman. Makaibigan mo kami. Kevin, baka hinahanap na ako sa amin. Pearl. Baka? Sandali na lang. Please. Pero Kevin, paano ang mama mo? Ang lola mo? Kevin! Kevin! Ma? Layuan mo nga ang babaeng yan! Ano ka ba? At ikaw, kapal talaga ng mukha mo. Didn't I tell you to stay away from my son? Gold digger! Ma. Layuan mo ang babaeng yan! Lubayas ka sa harap kong babae ka! Perlas! Tita! Tita! Kevin, nag-iisa na itong anak ko. Hindi ako papayag na mapunta pa siya sa maling pamilya. How dare you say that? Murderer! At sa tingin mo, papayag ako na magkatuluyan itong dalawang to? Mamamatay muna ako! Huwag ka mag-alala! Hinding-hindi magkakatuluyan si Kevin at si Perlas! Anong ginagawa niyang manlulokong yan dito? Ay! Hindi manluloko ang apo ko! Yang anak mo, si Enrique! Yan ang sinaulo! Ayaw! Na! 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 Ikaw! Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito! Kung hindi dahil sa'yo, hindi na namin makikita yung mga kinamuhi alaming mga nilalang na ito! Lola, tawanan ako. Ah, talaga lang? Lola, wala kasalanan si Kevin. Kinasusuklaman niyo kami? Eh, sino bang nagpumilit na ikasal ang anak sa kapatid ko? Para sa ano? Para sa pangalan namin? At ikaw, Marisa, yun din ba ang balak mo? Nagawin ng anak mo yan sa anak ko? Ang kagaya ng paggawa niyong pagtaksil sa kapatid ko? Hinding-hindi mangyayari ang plano nyo. Dahil kung hindi ko na ipagtanggol ang anak ko noon, ngayon magkakamatayan tayo sa apo ko! Alam nyo, ngayon ko lang napatunayan na kaya pala ganun si Enrique ay dahil kayo ang pamilya niya! Alay ka na, Perlas! Hayop! Alay ka na! Hayop ka, Marisa! Hindi mo tayo tapos! Pearl! Pumanda ka! Pearl! Kevin, tumigil ka na! Ano ba? Talaga bang dyan mo kami ipagpapalit? Kami na pamilya mo! Pinatay niya ang kapatid ko! Ano bang hindi mo maintindihan, Kevin? Simula nang dumating ang Pearl na yan at ang pamilya niya, nagulo na ang buhay natin! Kevin, hindi ka rin lang papipigil sa pakikipagkita dyan sa Pearl na yan. Ipapadala kita sa Amerika. Doon makakahanap ka ng kapalit ni Pearlie. June, pasensya ka na.
Naubos natin yung ipon mo. Alona, ano ka ba? Wala yun. Madali naman maghanap ng trabaho eh. Bukas na bukas, maghahanap din ako kaagad ng trabaho. Katapos nun, tsaka natin nahanapin yung kakambal mo ulit. Maraming salamat, Ju. La. La, huwag niyo naman ako ipadala sa States. Mahal ko po si Pearl. Si Pearl! Si Pearl, anak siya nang pumatay sa kapatid ko! Ma, wala pong kinalaman si Pearl doon. Mahal na mahal ko po si Pearl. Wala po siyang kinalaman at hindi po magbabago yan dahil lang sa naging problema niyo noon sa pamilya nila. Paano pa ako magtitiwala sa'yo, Perlas? Nagsinungaling ka sa'kin! Mami, alam ko naman kung mali yung ginawa ko. Yung matinuro sa'yo ni Kevin, anlokohin mo kami! Lola, hindi lang naman si Kevin na may kasalanan dito. Pati rin naman po ako eh. Puro ka na lang, Kevin! Sa kanya na lang ba talaga umiikot ang mundo mo? Perlas, ako! Lumakad ako ng dahil sa'yo. Pinilit kong magkaroon ng silbi itong mga paa ko para naman maipagtanggol kita kung kinakailangan. Wala? Baliwala yun sa'yo? Si Kevin na lang talaga nakikita mo? Mami, sana maintindihan niyo. Mahal ko si Kevin. At mahal niya din ako. Ang gusto lang naman namin maging masaya kami. Mahirap po ba yung ibigay sa amin? Dahil kalaban sila ng pamilya natin. Pinatay ng anak ni Victorina ang ama mo! Hindi nyo sila mapapatawad. At hindi rin nila kayo mapapatawad. Ganun na lang ba yun? Ilang beses ko sasabihin sa'yo, Perlas. Pinagtanggol ko lang ang sarili ko! Kung hinayaan ko si Enrique na patayin ako, wala ka ngayon. At wala silang karapatang iniin ako ng dahil doon. At wala rin kayong karapatan na paghiwalayin kami ni Kevin dahil wala kaming alam sa nangyari sa inyo noon! Ano natutong sumagot sa akin ganun si Perlas? Kailangan bantayan natin siya ng gusto. Para malaman natin kung anong pinaplano nila ni Kevin. Tama na. Tama na. Apo, masakit ba? Dahil hindi naman masakit yung tinamaan kung hindi yung damdamin. At alam naman natin na ngayon lang naman ginawa sa'yo yan ng mami mo. Naiintindihan ko naman po siya eh. Hindi naman niya ako masasampal kung hindi ako nakapagsalita sa kanya. Kasalanan ko naman po yun. Alam ko. Kaya nga po, mas masakit sa akin kasi nakapagsalita ako sa kanya ng ganun. Hindi ko siya ginusto saktan, ma. Pero kailangan gawin mo yun para magising siya sa katotohanan. Hindi tayo makakapayag na malagay siya sa panganib, hindi ba? Naiintindihan ko na po kayo ngayon, ma. Lahat ng pinapakita ninyo, lahat ng tigas,
Lahat pala yun. Puro pagmamahal. Ganun talaga ang papel ng solong magulang. Nag-iisa tayo sa buhay. Kung puro lambot at lamya ang paiirali natin, hindi natin masusuhetong mga minamahal natin sa buhay. Apo, tandaan mo to. Kahit tayo nagkakaganito, nagmamahalan tayo sa pamilya natin. Mahal na mahal ka ng mami mo. At kaya lang niya daw nagawa ito dahil gusto niya malayo kay Kevin. Ayaw kasi niya na makita kang nagdurusa sa mahabang panahon. Hindi dahil kay Kevin, kundi dahil sa kanyang ina at lola. Lola, sana lang talaga. Madaling mawala yung nararamdaman ko kay Kevin. Sana ganun lang kadali mawala siya sa puso at isipan ko. Maintindihan ko. Maintindihan ko. Wala ako. Kakayanin mo ba? Kailangan kayanin mo, Marisa. Kailangan. Ma, ang sakit-sakit. Kapag lumayo ang loob ni Pearl at sa akin, alam ko. Alam ko kung ano nararamdaman mo. Huwag ka mag-alala. Babalik din ang loob niya sa'yo. Maniwala ka. Bukas, magsisimula ka na. Kailangan talaga namin ng kolektor eh. Talaga po? Naku, yun nga po ang gusto ko, makapagsimula ka agad sa trabaho. Aling Trining, maraming salamat po. Alas 7 ah. Maaga talaga sa palengke. Ay, kahit wala pa akong alas 7, andito na po ako. Maraming salamat po ulit. Sige. Tabayo, Jun, ang galing mo talaga. May trabaho ka na agad? Eh, swerte lang naman kasi yung isang kolektor nila, may stroke. Yung isa naman, nagkasakit, umuwi ng probinsya. Lalo kayo ako magtrabaho din ako. Jun, maghahanap din ako ng trabaho. Ha? Hindi ka dapat magtrabaho. Ako lang dapat ang bumubuhay sa'yo. Sa inyo ni Didang. Alam na, ayoko napapagod ka. Pero Jun, kaya ko naman maging tendera. Madali lang yun. Magbibilang ka. Kasi nung bata pa kami ni Perlas, tinuruan ako ni Mami magbilang. Kaya ko yun. Kaya naman nang sasahurin ko yung pambili natin ng pagkain, yung renta natin dun sa maliit na kwarto. Ayoko sanang magtrabaho ka. Pero, June, di ba mas makakaipon tayo ng pera kung dalawa tayo nagtatrabaho? Payagan mo na ako magtrabaho. Payag na yan. Ale? Ah,
Naghahanap po kayo ng tindera? Ako po, pwede po ako magtrabaho sa inyo. Promise po, pagtatrabuhan ko to ng maigi. Tsaka marunong din po ako magbilang. Ha? Sige, dahil sa kailangan ko naman ng tindera, tatanggapin na kita. Ang sahod mo dito, 300 kada araw. May kasama ng merienda at tanghalian, ha? Kung okay lang naman sa'yo yun, pwede ka nang bumalik dito bukas para makapagsimula ka. Siya nga pala, ano nga pala ang pangalan mo? Ako po si Alona. Ako naman si Aling Gloria. O paano? Bukas alas 5 ng umaga, dapat bago mag-alas 5, nandito ka na, ha? Agahan mo, ha? Opo. Sige. Salamat po. Asahan ko yan. June, narinig mo yun? Tanggap ako! Oo nga, Alona, narinig ko. At masaya ako para sa'yo. Alam mo, sigurado ako, magiging successful ka dito. Dahil hindi ka lang mabait. Maganda ka pa. Ang saya-saya ko lang, June. Pearl, sagutin mo naman ako. Pearl! Buksan mo naman yung pinto! Buksan mo yung pinto! Pearl, pagbuksan mo naman ako! Pearl! Buksan mo. Bakit ka ba nagkakaganyan? Pearl, wag mo naman akong ganutin, oh. Pearl! Pearl, pag-usap tayo, wag mo akong pahirapan ng ganito, Pearl. Pearl, please. Please, mag-usap tayo. Buksan mo. Sige na. Sa lalaking mahal ni Ate Alona, eh halatang halata namang mahal mo si Ate Alona eh. Diba sinabi ko sa'yo noon na gagawin ko lahat, mapasaya lang kita. Kaya susundin ko na yung gusto mo, Pearl. Maghiwalay na tayo. Baka unang makita ni Barracuda si Alona at saktan nito. Hindi ako papayag na mangyari yun. Isama mo ang mga mandirigma at ibalik niyo si Alona dito. Kita ako na pong bahala sa kanya. Siguraduhin mo lang na makakalimutan na niya si Pearl.